A few moments later. So, ready na siya ang steam. So, ilalagay natin sa ating steamer. Yan po, ready na po siyang steam. Siguro steam natin siya ng 30 to 45 minutes. Paggawa ako ng bukayo. Ilonggo, makaka-relate sila dito. Pag sinabi mong bukayo. Gagamitin natin yung grated coconut at yung palm sugar po. Kasi gagawa ako ng suman latte. Ayan, sa mga ilonggos dyan, nakagaya ko. Pang merienda, kanina naman. Tara, umpisa na natin gumawa ng bukayo para sa ating suman latte. Madali, actually, madali lang siyang gawin yung bukayo kasi hindi mo na kailangan maggadgad ng niyog para magluto at gumawa ng iba. May nabibili na po ngayon. Kaya mas mabilis lang siyang gawin. Grated na coconut. Ating nabiling ginadgad. Tama ba yung pagkakasabi ko ng madalo? Ginadgad na niyo. Galing pa siya ng Indonesia. Lalagay na tayo ng asin. Ng konting tubig. Ako kasi guys, pag nagluluto ako, hindi ako nag-measure
kwera na lang talaga ako baking. Yung baking talaga, nagme-measure talaga ako ng mga ingredients ko doon. Pero pagka nito, tinatansya ko lang siya. Awan ko ba? Basta tinatansya ko lang pag nagluluto ako. Tapos, nagdadagdag na lang ako ng seasoning or kung ano man pang malasa pag halimbawa nagluluto ako. Kasi para nasanay nga ako, kasi hindi ko muna siya tinitikman. Pag alam kong madali na siyang maluto, doon ko pa lang siya titikman para ma-absorb yung ano niya nga, yung lasa. Tapos pag halimbawa kulang, doon pa lang po ako maglalagay ng dagdag na panlasa niya. Halimbawa, yung more seasoning, yung soy sauce, or yung paminta, or yung chicken powder, yun po. Kasi the more na nagdadagdag ka ng seasoning natin, hindi natin matatansya yung lasa. May mo ano, hindi pa siya okay. Tapos pag tinitikman mo ng tinitikman, padagdag ka ng padagdag ng seasoning, nakikita mo yung ano mo, yung niluluto mo, maalat na. Kaya ako naman, ayan, tama na yung ating ano, asukal. So ngayon, bali yung nagamit ko is, siguro, So ito, siguro nagamit ko lang mga ano lang siya, mga 70 grams na asukal. Tapos yung aking grated na coconut, 100 grams. Para hindi naman siya masyadong matamis na matamis. Tapos po, maglalagay po ako dito ng konting pinch lang po ng asin. Para lumabas lang po yung ano, yung lasa ng niluluto natin. Yan ako lagi sinasabi ng nanay ko pag halimbawa nagluluto ka ng mukayo or kahit po sa biko, naglalagay po ako ng pinch lang po ng asin para po ma-enhance yung ano, yung lasa. Isang ganun lang, wala ko lang sa ganun. Palagay sprinkle lang ba? So ngayon, madali lang siyang lutuin, actually, yung bukayo natin. Ayan na po. So, titignan. Ano po siya. Bali, ano lang po. Papaigahin yung ano ba, ipapadry lang natin yung ating asukal dito para kumapit po lasa dun sa ating coconut grater. Ayan po. So, wala pa siyang ano, wala pang 10 minutes. Pero kung talagang fresh po talaga yung halimbawa yung pang-salad na gagamitin nating ano buko na pang-bukayo, yun, matatagal siya kasi matubig. Ito kasi hindi siya matubig. Kaya nga ako naglagay ng tubig pa kasi nga para mas mabilis pong malusaw yung ating asukal. So ngayon po, okay na yung ating bukayo. Uli ng mga siguro 2 to 3 minutes kasi yung aking bukayo is malamig para mag-melt so yung asukal sa loob.